Mayong gabi, adlaw di ay, may adlaw sa tanan. Yan po tayo nining parayon sa pag tuon sa pulong sa Ginoo. September 13. Okay na, ito sa middle sa kasiyam na bulan sa tuig. Okay, may aging simana nagpunta about sa duha ka covenants. Ang Mount Sinai nga covenant o ang Jerusalem nga covenant o mga atong gitunan labi na dako kayo importansya labi na ni ko lang mga adlaw sa atong nasod manang simbolik ni nga covenant o duha ka covenant duha ka igsoon nga mag-away o gaton usa sa atong trabaho nga kayong duha ka magsoon magka reconcile man ang last at mga verse making Sunday is about ministry of reconciliation. Dayon manang as a nasod manang maniuna na tong nakita nga kami in Sunday is sina sa heart sa tong presidente nga nung nahinana niya and siya na ikaliwat maranaw tausog nakapangasawa o Israelita, Zimmerman, then na si anak nga Israelita, na si apo nga mga Kristiyano, na po si apo nga mga Muslim. Then, dako kay ni labi na karong panahon na. Manang, natani nga COVID, pero at least 4 months na tayo nag-istorya ni si Purpose, din karon nagtunta arbit na mawala sa focus unsay gusto si plano nang hitabo sa kalibutan plano sa Dios. Okay, September 9 mao ni headline sa New York Post, Trump nominated for Nobel Peace Prize following Israel-UAE Accord, United Arab Emirates Accord na Peace. Ito na yung Peace Accord. Gikan pala siya, ginominate. Okay. Siya'y naglihok ka ni nga adunay kalinaw. Then, sa Nagas Al Jazeera, Manilita Bu. Nato pang May 20, first flight gikan sa Abu Dhabi paingon sa Israel. O sa kung ano historic ni nga mga kay delay ini sila pwede wa ni sila direct flight. Bisan gani usa ka ito mga Filipino na natay tatak sa Middle East di na basa-basa makasalud gawas kung diplomat ka. Manang anak ka stricto labi na ana ni ka conflict matang ingon dito sa basa sa Galatians chapter 4 Genesis 16 ana ni nga conflict ning duha ka faith o kining duha dapat magpa mapasig uli then maning Itihad state on long career ni touchdown sa Tel Aviv Ben Gurion Airport, May 20. Then, September 8, maninita po sa New York Times. Last week, an Israeli flight made its way from Israel to the United Arab Emirates in what was regarded as a historical journey. Gita ko, historical journey ni siya. Okay? I-formulin niya ni conflict ni duha ka
grupo sa tao, ang mga Israelita o ang mga Arabs. Okay. Then, the same nga mga tao din ang nasa sulod ang mga ng picture. High ranking officials from all nations represent na naitaas ani ako na hindi po tol will be present for the signing of the historic controversial normalization deal. Karon ni September 15 na 13 14 sunod adlaw ma pirmahan ni nga deal nga normalization no nang gimana ang tanahon ani mga high ranking officials sa both nation din kaning sentro nasa tunga mo ni si US Presidential Advisor Jared Kushner, son-in-law ni Trump, Israeli, ani Hudyo ni. Hudyo ni siya. O, sige mo ngayon ito, Nan. Sugod na pagsugod sa administration ni Trump 4 years ago. Aktibo kay ni si Jared Kushner. So, actually, kanila yung may medyo naka pero kuhan kaning sa United Arab nga peace accord, pero napaila yung gibuhat si Trump ang katong sa Balkan, katong sa mga Sarayba, mga Muslim Catholic dayon o sa Korea Peninsula. Pero kanigod mo ay naka headline sa nganong gi nominate siya for Nobel Peace Prize. Pero gamon ang aton itinawon, aton yung sabton, kay, okay, sa kung ngayon, hindi mo na yung i-search ni si Jared Kushner. Daghan kayo mga kunan, ngayon nga kanis siya mo ang unyang mahimong antichrist kay siya ni siya Hudyo dayon siya ay nakapisul kag imong tanga sa Bible sa kuno yon di ko maingon nga mauna ba ni katumanan nga adunay peace accord for 7 years then i violate sa antichrist atong atunga matong 3.5 magkaniyon na atong tanawon nga peace accord sa nangingon sa Bible, peace I leave with you, peace that the world cannot give to you I will give unto you. Manang yung gitawag ng historic ni siya nga deal kaysa kung namilin niya ang away ani ang silang gawayan ang land, the land kinsa gyud tag iya sa yuta kitawag o Israel o Palestine dayon sang kinahanglan mo kasabot ta kay nata sa tunga kung imo maging Sunday sugod pa sa nag-subscribe na ni o niyon sa Romans 11 I see then have they stumbled that they should fall? Certainly not. But through their fall, to provoke them to jealousy, salvation has come to the Gentiles. Then, sa verse 29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. The gifts, the calling of God are irrevocable. The gifts, the calling, pero wala igiingon diha nga land. Uray lang, ang gift na nila, ang ilang calling, is irrevocable. Manang, sinang hawa sila sa land, binagasa sila, naapa nun ang ilang gift. Manang, progress sila, prosper sila because of the gift, ang calling. Dayon, nga nung kinalang sabta na to, kay labi na sa mga Christian, okay, provoke them to jealousy. Dili lang sila, kundili ang isa sa tungkol na maging Sunday na pati
ang mga anak ni Hagar, ang Ishmaelites. Ato po silang i-provoke to jealousy aron kaning duha sila mag-reconcile. Pero unsaon, manito kung ironical problema, labi na sa mga Christian. Naunta sa ito nga, repire sila. Pero ang repire, nilaban man sa pikas. Monang, isa kung sige, laban din sa Israel. Monang, so kung kayo mga Islamic, so kung kayo mga Muslim, sa Kristiyano, o sa mga Israelita. Okay? Laban. Di kung may laban, asa kayo man, neutral ta dapat. Muna itong tanawon, unsay plano sa Diyos, unsay kabuton sa Diyos. Manang, kay, mabot niya ito sa Genesis 17 na dito, ang land is their eternal possession. Manang, ah, ilahagi na. Na, atong tanawon, hindi na tinood. Atong nang tanawon karon na na yung mga kondisyones. Okay. Manang, nisuta, sinugnanan, ang topic karon is the land. Kisa kita giyan ng land. Unsa gyud kamaturan ini nga land? Ngayon, the land. Primero, pagsugod, pagtawag, manang mga Hebrewanon, mga anak ni Abraham, itawag o mga Hebrewan, pero bisan ang mga Ishmaelites, mga Hebrew po sila. Wala na yan, natay lang yung tichingan. Okay. Now the Lord said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you. I will make you a great nation. Yan ang land. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Dine, nga passage na makita, aron sila may mong blessing. Pero sa nita po, wala na tuman, kay maglagot na yun mga tao nila. Okay. Gawa sa mga Kristiyano. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. Tungod nini, bahala kung sige mo sa mga Israelita, kinala na itong silang panalanginan. Tungod nini, ng understanding na din sa mga believers. Tualan, then, sa sunod, Genesis 15. And it came to pass when the sun went down. Yung tanahan ng context ng Genesis 15, no, itong 24 years ni si Genesis 12. 24 years, more or less 20 more, yeah, 23 years ngayon yun. Then, ipanalanginan na siya financially. Then, may ngunayin si Abraham. Sabi siya, Lord, okay, anak, basig ang, nagsabi ko, tuwad ka na akong anak sa Genesis 12, pero basig, ang akong pag-umangkon, may muna kong siya. And you know, no, dili. Matong, gikan yun siya mong loin. Matong, ay covenant na silang gimo. Then, iabot sila nin. And came to pass when the sun went down and it was dark, that behold, there appeared a smoking oven and burning torch that passed between those pieces. Pagpong ilang gihimong covenant. Then, on the same day, the Lord made a covenant with Abraham, saying, to your descendants, I have given this land, from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates, the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, the Amorites, the Canaanites, the Girgashites, and the Jebusites. Meaning, na ay boundary ang land nga iyang gipromise nga ihatag sa Israel sa kaliwat ni Abraham. Okay. Na ay boundary. Ang boundary, River Egypt, meaning Nile River, paingon sa River Euphrates. Mani ang Nile, mani ang boundary nga ihatag, paingon sa Euphrates. Mani ang Euphrates. Mani ang Persian Gulf. Ngayon niya, gikan din he. Paingon din ha.
Okay, yes, next nga map sa ang kono niya ang modern nga map sa atong panahon. Pero kani ang sa ancient ni ang ipakita nga ang sa time ni David mao ni nakuha nga kingdom ni David, David's kingdom under central administration. Mao ni ang iyahang kingdom sa panahon ni David. Pero sa Genesis 15, ang promise sa Dios gikan sa Nile River paingon sa Euphrates, mao ni ang Euphrates. Pero diri pataman ni David diri sila nagsugod, pero na-dispossess sila. Antun karon kay giwala unya na tuisdutan. Then sa modern map mane Moni ang Nile River, moni ang Euphrates direkta man sa Persian Gulf, then magbutang tao line, parallel line, gikan dia, pina, dia, then dia, natural na siya nga, kasi natural nga boundary. Og mauni ang boundary na gingin sa Genesis 15, from Nile River up to Euphrates River, mauna, na atong gipasikutan ng mga nasod. Pero hantod karon wa gyud na nahitabo kay nagsugod diri siya kang David sa kung tanaw ganin siya kingdom David nawala noon dayon kani nga land wa pagyud ni nila na possess ang promise sa Dios wa pagyud na tuman nagsugod don ta pero na dis wala ana na padayon manang wa ni pa ni na tuman nga promise from Nile River and hangtod sa Euphrates River. Uwan na natuman. Matuman na, matuman pero kung saan matuman? Dili karong dili pa karong panahon na. Ato ning tanawon. Next. Genesis 17. And when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God, walk before me and be blameless. Mao ni pagbalhat niya nga muburos si Sarai. Sarah naman siya din eh. And I will make my covenant between me and you and I will multiply you exceedingly. Then Abraham fell on his face and God talked with him saying, as for me, behold, my covenant is with you and you shall be a father of many nations. No longer shall your name called Abraham, but your name shall be called Abraham, but your name shall be called Abraham, for I have made you a father of many nations. I will make you exceedingly fruitful. I will make nations of you, and kings shall come from you, and I will establish my covenant between me and you and your descendants after you in their generation for an everlasting covenant to be God to you and your descendants after you. Also, I will give to you and your descendants after you the land in which you are as strangers, the land of Canaan, as an everlasting possession, and I will be their God. Moni de kanon away din eh, mga maningin sa Israel, labi po mga Christian mo nang makipatay pong Israel, ane, tuwan kay it is an everlasting possession. Pero, balik ka sa to ang drawing, ang sigingon, ang promise sa Dios from Nile River to Euphrates River as an eternal possession. Mana ato na isutan first duha ka level ni karon nga ning word nga possession maimo mapossess imuha na uwa pag yun natuman kay diri sila nagsugod nawa inoon sila diha ang gisaad eternal possession din ni sa Nile River paingon sa Euphrates River nga until nawa pa nato man bisitun nimbalik sila
na aron sila ni napay gamay kamay pagyud gihapon kayo. Naa sa ilang mo na ang imong tan-awon possession, wala pa nila na possess ang land nga gipromise sa Dios from Nile River until Euphrates River. Matuman ba na? Yes, matuman. Kanusa natuman? Wala pa karon. Ato na yung tanawon, kanusa na matuman, balik ta sa timeline. Manang, kasi tag-iaron ang angalan. Gipromise na. Pero wala pa na possess nila. Kasi una, gisok na nilang possess. Wa na tuman, nga naman, sila na yung problema. Balikan po tayo dito. Nga nung wala pa man yung natuman, una, napay pamanahon, niya nga nung nawala man sila diha, nga karoon na balik, gamay pa, di sama sa una, mauna ba ni at ang tanahon, nga nung nawala sila. O kung sa kondisyon is, aron matuman ang posesyon niya ng land from Nile River unto Euphrates River. Na ay kondisyon, aron matuman ni, na sila ay kondisyon nga gisaad sa Dios. Mohon di siya sugod, wa nila tumana, mo nang nawala noon. Okay, si kondisyon, Exodus 19. Exodus, mo ni pagawas nila sa Egypt, dinigihimo silang nasod. Sa Exodus 19, sa dito sa Mount Sinai, misaka si David, si Moses, din ni Pagkister sa Diyos, mani naghatag o konstitusyon. Sa atong panahon, konstitusyon ang Diyos. Nga ilang tumanon. In the third month, after the children of Israel had gone out of the land of Egypt, on the same day, they came to the wilderness of Sinai, for they had departed from Rephidim, had come to the wilderness of Sinai, and camped in the wilderness. So Israel camped there before the mountain, and Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain, saying, thus you shall say to the house of Jacob, and tell the children of Israel, you have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings, and brought you to myself. Now therefore, if you indeed obey my voice, keep my covenant, then you shall be a treasure to me. Then, ang sunod ng kondisyon. Above all people, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Muna yung kondisyon. Mahitabo ni kung mga kingdom of priest mo, what is a priest? Representante sa Dios. Representante sa dili makita nga Dios. O mahimo mong balaan nga nasod. These are the words which you shall speak to the children of Israel. So Moses came and called for the elders of the people and laid before them all these words which the Lord commanded him. Then all the people answered together and said, all that the Lord has spoken, we will do. So Moses brought back the words of the people to the Lord. Tanong, it is a communication, covenantal relationship, klarong, klaro, okay. Ako nihatag ninyo nga yuta, but first, you must be a kingdom of priest, representante nganhi nako. Aron matuman ni buhatan ni ninyo. Sumala sa itong nakatunan, wala na tuman. Deuteronomy, tagan kayo na versikulo, nga nung gisugda nang ta sila, gipaposis, pero dili pa tibuo, nanay gamay ang kanaan sa time ni David, pero karon na disposes na sila. Why? Tungod kayo nila buhata, ang ilang giingon, yes, all that the Lord said we will do. O man, Deuteronomy 1, whole book 28 is about blessing and curses. Huwag ninyo tumanon ang voice of the Lord, ang iyong commandments, ang iyong suguan, aron mahimong priests, representante,
Mani may tabo. But curses in the, on disobedience, but it shall come to pass if you do not obey the voice of the Lord your God to observe carefully all his commandments and his statutes which I command you today, that all these curses will come upon you and overtake you. Then the Lord will scatter you among all people from the end of the earth to the other, and there you shall serve other gods which neither your fathers have known, wood and stone. And among those nations you shall find no rest, nor shall the sole of your foot have a resting place, but there the Lord will give you a trembling heart, failing eyes, and anguish of soul. Muna ni tabok ni Alfor, 2,000 years. Ang latest nga version. Kay balik-balik sila, kumbalik-balik ni version. Then, nabalik sila. Manang sugot ta. Mauna ba naka ni nga matuman tong kasuguan sa Dios? Pero, atong kitang ganun, na ay, ato alipan na tanahan karun sana matuman. Okay. Then Ezekiel 36 verse 16 to 21. Moreover, the word of the Lord came to me saying, Son of man, when the house of Israel dwelt in their own land. Ang sabi nga land? Katong gihatag nila sugod. Nga dito magsugod, dyan ma-expand mo niya. From Nile River to sa saktong panahon, Nile River until sa River Euphrates. Pero, sa din nagpuyo sila, they defiled it by their own ways and deeds. To me, their ways like the uncleanness of a woman in her customary impurity. Therefore, I poured out my fury because, sa itong ilang promise, you shall be a kingdom of priests. Representante na ako. Ngayon, nagigawagawa, mauni kinaiya sa Dios, mauni katawan sa Dios. Mauna, therefore I poured out my fury on them for the blood they had shed on the land and for their idols which they had defiled it. So, I scattered them among the nation and they were dispersed throughout the countries. I judged them according to their ways and their deeds. When they came to the nations, wherever they went, they profaned my holy name. So, ngayon, you shall be a kingdom of priests and a holy nation. O sige ngayon, you profaned my holy name. Then he said, yes, oh, Exodus 19, all that the Lord will gingon niya, we will do. O ning fail sila. Munang gipramisan sila, pero ning fail sila sa ilahang covenant. When he said of them, these are the people of the Lord, and yet they have gone out of his land. Maunang kisaaran sila ang everlasting possession, pero wala paganing totally possess, na dispossess na sila. Kisa'y nag-dispossess nila ang Diyos because of their ways and deeds. But I had concern for my holy name, which the house of Israel had profaned among the nations wherever they went. Manang, natibulag sila sa kalibutan. Why? Tungod sa Exodus 19. It's okay, ako ni ihatag ni ngalan. Nagsugod sila din ni sa Kanaan. Nagsugod sila. Okay, ang nasod sa kalibutan na hadlok nila sa diyang pagsugod. Pero, kadugayan, ning kaliwa sila sa Ginoo. Wala na sila yung priest sa God. Gihugaw-gaw nila ang ngalan sa Ginoo. Napaulawan ang ngalan sa Ginoo. Wala na balaan ang ngalan sa Ginoo. Mo nang ipatibulaag sila. Sinpong tana, saan pastor? Di dahil ni matuman. Sa kanyang, dili pa ni panuna na matulma na atin ang tanahon. Kanos aday ni matuman mo nang sayop na yung ginano. Kabalo siya. Kabalo siya nga manita mo sa Israel. Pero nasa itay nga itanaw nga gitagana nga matuman na. Manang, balik ta, as an everlasting possession, the land,
I also I give to you and your descendants after you the land in which you are a stranger, all the land of Canaan. Sabi niya, from Nile River to Euphrates River as an everlasting possession. Karunwa pa na nila na possess ang siyong pangutana. Kanus amana mahitabo? Kanus amana mahitabo? Mauna ang sunod ng tanamon. Ang timeline. Mauna ang aron kani karon nahitabo karon sa Middle East. September 15 adunay pinirmahay all representative of the nations of the world mo sa mo witness sa pagpirma sining normalization sa relasyon ni Hagar ni Ishmael o ni Isaac. Okay. Ipunta na, sunod ang question, kanus aman na matuman? Okay. Dinhi na matuman. Kabalo, ang Diyos na iplano yun. Dili pa mataman yung ning fail mo dahil ang Diyos. No, di mo fail. Ning fail ang Israel. Pero, dito nagsugod 2,000 years, 3,000 years ago, nagsugod dito. Unta to paingon pero ang katumanan ana dinhi inigkahuman sa 3 tribulation iniguman inigbalik ni Jesus for the 3rd time mag-set up sa iyahang millennial kingdom. Mao nang it is imperative nga ato ning masabtan, muna ato ning gibutang ni karon sa equation ang Islam. Si Ishmael, kay din hipong dapita, labi na din in dapita, aron na sila reconciliation, pero dili ang plano sa tao. Dili ang plano sa kalibutan. Kundili ang plano sa Dios. Ang plano sa Dios. Muna itong gitanaw sa ngayon. Tungkol sa COVID karon, tanaw nga doon na yung hitabo sa kalibutan. World stage. Sa kung ano yung ako nito kita. Ganyan nga. Tungkol niya na si Trump nominate for peace, Nobel Peace Prize. Okay. Muna ang matuman na din. Anong matuman mo na unsa may mao na yung daghang hitabo nini nga sa tribulation. Sa kuna yun, daghang ang creation na gulat, daghang ito, pati ang wonder, unya nga nung ang Ishmaelites o ang Israelites magka-united din nina lutoon po pag-ayo aron pag-abot din eh. Matuman na. Nga naman, tanaw na to, paglingkod ni Jesus. Okay. Matthew 24, motong tribulation. Dayon, Matthew 25, 1 to 30, duhana ka parable nga manghitabo sa parable nga importante aron mahitabo nga atong sabton diha sa tribulation. Ang unang parable is the parable of the 10 virgins. O ang sunod nga parable, ang parable sa talent. Manang mga talento, ang yun sa ito pang talent. Timan eh, God's calling or talents, gifts are irrevocable. Okay. Then, manigingon, din eh. Unang order sa business. Humanang tribulation. Dapat ito, ganyan kayo guling sa kalibutan din. Humana ito, 666. Dayon, gapuson si Satanas for 1,000 years. Iagbong siya sa bottomless pit. Katong pesigutan na ito, katong mahitabo din nga death is salary victory. Katong wala na nga usap, mag-torment. Gusto nang matay, pero di mamatay. Pero ni kumana na, mabalik si Jesus, maglingkod,
kung money, first order sa business for 1,000 years nga peace. 1,000 years nga peace. Manay una niyang buhaton. Tignan eh. Na-peace accord kay sa kunang yun, katong teaching naging Sunday, unang picture ng kisi Duterte kay bombing dito sa Sulo. Sa kunang yun, atong kita na ang heart. Na si heart sa usaka Muslim. Kristiyano po siya. Mga anak niya na ay dugo ng pagka-Hudyo. Ang asawa, unang asawa, Hudyo. Manang peace, oh, na ay peace accord, pirmahan noong September 15. Pero sa ngayon, may hindi say peace, peace, then sudden destruction come. Manang, ang peace sa Ginoo may atong tanawon. Okay. Nganong dili magsugod ang 1,000 reign ni Christ, central government din na sa Jerusalem. Maniyang himon, when the Son of Man comes in His glory and all the holy angels. Ako nang emphasize, pag more, ako nang ibalik pa, isulit na suna, dili na ning mga ordinaryong holy angels. Timan eh, balik sa taas, na anay na nga change into corruptible din eh, ng mga tao, nangingon, what is man that you are mindful of him? You made him little lower than angels. Ipuli niya sila sa mga anghel. Mauni silang mga tauhana na gantong nakaabot sa saktong sukdanan, sa wisdom sa 666, ning abot na sila, mauni silang uban niya, mag-rule and reign. Then, he will sit on the throne of his glory. Imani, dinani sa Jerusalem. And all the nations, umsamay unya nahabilin anak nga nasod, manang siya karoy mag-separate o ano na yung bagong mga boundaries, siya po'y mo determine. Manang, yung problema, asa man ang na-loss ang 10 tribes. Dagan mo yun, kani sila, man sila, na yun yun, ay nag-problema, iniba, kanit din yung panuna na, mabala na na, kay wala ang makabalog yun, kay siya, ang sanuman. Then, as a nation, will be gathered before him. Kung unsa siyang nasura nga nag-identify as an Israelite. A Hebrewanon, son of David, babitang itawag siya, son of man, son of David, kaliwat ni Abraham. As a Hudyo, siya nagpakita nga as a Hudyo, babitang na si Jerusalem. Then all the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another as a shepherd. He divides his sheep from the goats. Manang na yung mga goat nation, kay mga reklamador, ano na po yung mga goat ng mga tao, ano na yung bagong set sa mga nasod. And he will set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Timan eh, adunay mga sheep, pero wala pa ning abot sa saktong sukdanan. Nahimo silang sheep o karakter, pero wala pa silang abot sa sukdanan. Pero naagyoy mga tao nga wapod na markahi. O, namarkahan na ba? Pero, naigot na kinayang. Pahil, markahan din po na eh. Okay? Ang kinaya din at si Dan, the king will say to those who are on his right hand, come you blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty, you gave me drink. I was a stranger and you took me in. I was naked and you clothed me. I was sick
and you visited me. I was in prison and you come to me. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty or and give you drink? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you? And the king will answer and say to them, Assuredly I say to you, inasmuch as you did it to the one of the least of these my brethren. Asa siya naglingkod sa Israel, asa siya as a nation, naglingkod siya sa an Israelita, o gigather ang mga nations sa world, o ngayon sila, kamo dito mo, kamo mo na yun, nga nung yun, eh, kaysa unsa inyong gihimo, sa pinaka least of my brethren, kinsa yung gisugutan brethren, din eh, Israelites, manang, imagine na, nining panahon na karon pilang population sa Israel, ronde sa Israel, mga 9 million, guwari labot ng nasa nagpalibot, nasa kalibutan, kung sige ingon sa Revelation, 144,000 lang ang, 44,000 ang gi, 12,000 each tribe, ang gi, silyuhan nga dili mahilabtan. Wa po ngayon natanan mga sigpiro, ninana kagamay mo nang grabe, sa last 3 years, kung unsa kalisdanan ang giagian sa Israel, mas grabe nining last 3.5 years. Manana kalisod, dayon mo nang unsa imong kihimo sa kung igsoon, you did it to me. Dayon, tanang nasod gisgutan ani. Atong itunan miaging Sunday nga ang duha ka covenant sa Sinai o sa Israel magkikonsanya na sila. Ug dinhi pud atong makita san sila unya aron na ipis na minaw sila niini. Son of man. Dayon, ang pangutana nato sa imo ng pagmanog teaching maging Sunday. Nandiyan akong isis. Pang, nagpuntana. Oh. Ikinahanglan bang maparihan nato sa tong faith ang mga Ismailites? Timani, maminaw, kisiling paminaw ang sanuman. Sanuman sila nagpakita. Tingko, muna yung akong problema na itong mga believers. Timani, matusutan, ano na sila yung kaugalingong covenant? Muna yung the angel of the Lord. Kinsa ni 62 more times, at least 50 or 60 times ni the angel of the Lord. The same angel of the Lord sa Genesis chapter 3 nga sa Exodus chapter 3, ito yung basahon, nga uban ni Moses o sa mga Israelita, maupod ni angel of the Lord nag-istorya ni Hagar o naghimog covenant o maunis Mani si Jesus manangingon sa 1 Corinthians, ningon dito, uban nila si Jesus, cloud by day, fire by night, he was the rock, he was the water diha sa rock, he was the angel of the Lord. Ibigong tanong, Genesis chapter 6 money ang covenant sa mga Israelita, nakikistorya. Dinipod, mauni nakikistorya mo nang maminaw niya sila. Kay di same nga nakig-istorya ni Hagar, di same nga nakig-istorya nato, nga og nagluwas nato. Pero unique sila, unique po ta. Nagpakamatay siya nato, nagpakamatay po
siya nilang tanan. Bisan sa mga Muslim pagkamatay. Pero himuon ba na ito silang Christian? Tanawa ang ilaha Islam. No, di ko may yung dilimong. Pero mabuto niyang panunana nga mo ila sila. The same God kay o atong tanawon Islam voluntary submission to the will of God Allah. Jesus, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father, to Allah, except by me. Og miyani siya, gitudluan ta, aron ta maka totally worship or submit to the will of God. Wala kilainan. Wala lang sila kasabutan. Like book na sila kasi din ni Genesis 16. O gibalik na nato sa Galatians 4 nga aduna sila ikaw galingon nilang kung kasabutan. Ang problema sa mga believers, hantod mo sila mismo Christian. Wala na sila. Wala na sila no na. Nakihistorya nila ang angel of the Lord which is son of man before siya nagpakatao. Uban na sila nila ni Moses. And the Lord said to her, return to your mistress and submit yourself under your hand. And the angel of the Lord said to her, I will multiply your descendants exceedingly so that they shall not be counted for multitude. And the angel of the Lord said to her, behold, you are with child, and you shall bear a son, and you shall call his name God hears. Ishmael means God hears. Ismailites, makadungog unya sila. Kung ato lang silang dawaton, nga sila po mga anak, mga tinawag sa Dios, umabot unyang panaunana, makadungog unya sila sa Dios. Pero as long as dili kita mausabang atong mindset, nga no, dapat kita may masam. Because the Lord has heard your affliction. Sa affliction, ato niyang basahon dito sa 1 to 7, nga grabe sila, gidaw-daog, telenovela. Muna, ang semay tabo, kining bataa, before niya siya makadungog, he shall be a wild man. He shall be against his, against every man, and every man's hands against him, and he shall dwell in the presence of all his brethren. Og asa ang mga Israelita naa ang mga Ismailita og naapunta og mahimo silang wild dili tungod nila tungod ni Sarai sa atong inahaman na itong explain na din Sunday. Mahitabo lang ng reconciliation kung atong sabton ang sinugdanan na na sila'y kasabutan. O, ang angel of the Lord, may mga istorya niya, sa mga ang sanuman niya, may mapasabot nila. Muna, niyano niyang panaunana, dakong mahitabo sa ilang kinabuhi. Kung kita makasabot sa wisdom, sa kung naingon, nagkadako ang wisdom ni 666. Okay. Then, the same nga angel of the Lord, nakikistoryan ni Moses, sila gilid siya para gitawag siya aron ilid ang Israelites from the bondage of the, sa Egypt. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn.
as a believer, magsigit tag, oh, dirita magsugod, kanunay, oh, naata sa kang Abraham, niata sa kang Moses, pero the same, ang angel nga nakiistorya ni appeared ni Moses, the same nakiistorya nila. Pero ang problema na to karon, as long as dili sila may sama nato, wala sila'y nada. Wala sila'y nada. Muna'y usabon, muna'y gitawag, muna'y ito, repentance, muna'y itong i-repent, changing of mindsets. Changing of mindsets. Metanoia. Repentance. Okay, muna'y itong tanaw sa mga Ismailites. Kakilala sa nato silang usabon, no. I-accept sa nila. I-accept na to nga dunay na itabo nga wrong. Ngunit, balik ka sa taas, sugod sa verse 1, now Sarai, Abraham's wife, had borne him no children, and she had an Egyptian maid servant whose name was Hagar. So Sarai said to Abraham, see now, the Lord has restrained me from bearing a child. Please go into my maid, perhaps I shall obtain children by her. Sa atong gibasa sa Galatians 2, mauni ang unod. Wa siya kaulat sa chapter 17 sa Genesis, ay ha, mi anha ang Dios umingon. So, okay, Abraham, makabaton kag anak. Karo Abraham, dili na ka Abraham, Abraham na ka, ikaw Sarai, Sarah na ka. Makabaton na siya, makabato na muburo si Sarah. Si Jensip niya, muburo si Sarah. Kung nagsikatawa si Sarah, siya muburo na ako, ang natigungan ako. Pero before ito na hitabo, wala kahulat si Sarah. Ngayon siya din mo na siya, okay, huwag mo na yung tanawin mo balik ka sa Genesis chapter 2, the same eh. Wala kahulat si Eve sa anak nila. Naghimo siya anak. Pinaagi sa iyang wisdom and knowledge mo itong ninggawa si Cain. Dili to anak gikan sa Dios. Itong anak sa iyang kabuton. Sama po nini. And Abraham heeded the voice of Sarai. Then Sarai, Abraham's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, and gave to her her husband, Abraham, to be his wife. After Abraham had dwelt 10 years in the land of Canaan, so he went into Hagar, and she conceived, and when she saw that she had conceived, her mistress became despised in her eyes. Grabbing pangtuliso, pang grabbing pag-despise, civil sa in-despise, umaunay na cause nga nung nahimong wild man ang mga kaliwat ni Ishmael. Nakagrabe na ron, manang si Duterte, matunod na ito, unsa may nasigat, moto. Karoon mo siya, unsa may solusyon, ane. Manang, kaya ano, na, nakabalos ito, nga naatay solusyon dapat. Then Sarai said to Abraham, my wrong be upon you. Sayok ni Abraham, ni Sarai, iyang gihatag ni Abraham. O kita, ninyo din tawa, mga anak ni Abraham in faith, na atay mga kinanglan i-correct. I gave my maiden to your embrace, and when she saw that she had conceived, I became despised in her eyes. The Lord judged between you and me. So Abraham said to Sarai, indeed your maid is in your hand, do to her as you please. Bata ni masing gusto. Og Sarai dealt harshly with her. Ano yung grabe? Sa ko nang explain na yung Sunday nga si Hagar, ulipon ni. Okay, siguro pagkatao pa ulipon. Ah, nandun na siya pagkaulipon. Pero wa siya tagwanta sa pagtratar ni Sarah. Og mo nang milaya siya. Mo nang 7, 9, 10, 11 to. O ito, yung sinong, the angel of the Lord, balik dito. Balik dito.
Balik dito. Na ako'y kubinanti mo kaning bata. Ay, kabala ka. Naunya, okay, daw-daw ka, gi-dispar ka, those hearts look pero I am a righteous God sa saktong panahon. Ako nang itarong. O karon mo ni rong panahon na mo ni rong time? Timeline nga? Itarong. Manang? Romans 11? Ay, provoke. Dili lang ang Israel karon i-provoke to jealousy. Kaya ang Israel, adunay covenant, ang maning kapin silang entanglement, grabe silang conflict, na wala nang na ay karong 15, adunay peace accord. Huwag tungod niya na nga giluto ni peace accord, pila ni ka-years na giluto ni Juan, manang gi-Nobel, i-nominate, si Trump. Og dili lang ang Israelita may i-provoke, pati ang mga Ismailita tungod kay aduna sila covenant pareha, the same angel of the Lord, the same nga son of man sa atong panahon, son of man Christ, pero sa ilang panahon angel of the Lord nakig-istorya, the same nga nag-istorya nakiistorya nato, mo nang i-provoke nato sila to jealousy. Aron unya adunay reconciliation. Mo nang naatay, may isang na yun, may last na verse, ministry of reconciliation. Ang ilang gift, ang ilang calling, wala na wala. Okay. Then, mo nang karon, mo nang ang Israel, ipatibulag, bingin din eh, unsaon man ni eh, pag-provoke. Ang giingon din sa Ginoo Ezekiel 20:33-36. As I live, says the Lord God, surely with a mighty hand, with an outstretched arm, with fury poured out. Gabing kasukun niya because mga priest sila, representante, sila mga magpaila sa dilimkit ng Diyos, pero dilimao nga kinaiya. I will rule over you, I will bring you out from the peoples and gather you out of the countries where you are scattered with a mighty hand, with an outstretched arm, with fury poured out. I will bring you into the wilderness of the people and there I plead my case with you face to face. Just as I pleaded my case with your fathers in the wilderness of the land of Egypt, so I will plead my case with you face to face. Unsaon sila to provoke to jealousy? Na anay gihimong solusyon ng Dios? Ngayon Dios, nga ako makikita ninyo, plead my case face to face. Di man yan sa itong covenant? Ug asa ang mga Israelita na ang mga Ismailita nga mga wild man ug naapodtang mga Kristiyano sa atong face makita ang dagom mo ng let your light so shine, ipakita ang dagway, makita nila ang dagway sa Dios nga di makita sa atong dagway. Gikinahanlan makapakita ta sa face nga sa dili makita nga Dios aron maprovoke nato sila to jealousy. Kay until now ang Israelita kada simba nila sa ilang mga sinaguga, kay wa pa sila'y templo. Sa una na pa'y templo, maunin gitawag benediksyon. Mauni benediksyon, mauni hulaton sa tanan sa mga Israelita. Karon sa mga Judaism pud karon, mauni katapusan na himuo. Mauni lang gihulat, mauni hopes and dreams sa mga Israelita. Unsa? And the Lord spoke to Moses saying, speak to Aaron and his son, saying, this is the way you shall bless the children of Israel. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you.
the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Mauni lang hopes and dreams. Mauni, benediction mo yun, ang dagway sa Dios musigan. Mauni for 2,000, almost 3,000 sugad ng Israel na himong nasod. Mauni ilang gihimo kanunay, sige, blessing, pero wa nahitabo. Gipatibulaag na lang sila, wa mahitabo. Pero ang ilang hopes and dreams nga dagway sa dili makita sa Dios, makita unya face to face in the wilderness of the people, pinaagi nato. Mao nang fall sila, gitawag ta aron maprovoke nato sila to jealousy. Manang aduna dayoy peace. Mana sakit ka na yung mga teaching sa Ginoo kay wato nakita tungod sa kabisin at sa COVID nga doon ay laing gihimo sa Dios sa kalibutan nga ang world karon naghimo nagsugo na natong covenant of peace. Ang peace, yung peace ang ingon sa Bible o sa kahudiyo sa di kong ingon nga si Jared na wakong ingon mauna ba ni ano lang nga atong nasabtan nga ang plano sa makasabot na unsa na ro'y panahon. So, they shall put my name on the children of Israel and I will bless them. Manang na-dispossess sila sa land tungod kay wala sila gihimo ang kondisyon sa covenant. Manang sa una nagsugurunta na dire, pero gikuha sila, kay duwa sila makapakita sa dagway. Pero, ang Diyos nagsabot niya ng tanan, kay, sa kanya yun, dili pa po plano. Dili pa ni matuman. Kano sa ang timeline niya na? Dinhi ni matuman. Dinhi ni matuman. Okay. Dayon, last na itong part nga, then siya din eh. Okay, balik siya tadi eh. Hantol karun, wak pa na nila ay possession. Wak pa nila na possess, manong, di pwede magka-claim ang Israel, ila na nga, possession for eternity, for everlasting position because dalan wa pa nila na possess. Kano sa nila ma-possess? Dinhi pa. Okay. Then, next. Meaning sa everlasting possession. Yun din eh. I will also give to you your descendants after you the land in which you are a stranger, all the land of Canaan as an everlasting possession. And I will be their God. Sa kung yung dagang kayo naglabisan mga Christian na blinded nga grabbing ka na ilag na for all everlasting possession. Ganyan na nila. Sa itong gina-explain ka ganiya, nawa pa nila na-possess. Nagsugod na sila possess pero na-dispossess na po sila. Tungod kay wa nila bata. Then another meaning, laong nga meaning sa everlasting possession. Unsa na yung everlasting possession nga giingon na din eh. And I will be their God. Okay. Human aning 1,000 din ay magsugod 1,000 years nga peace then 1,000 years human buhay for last time buhayan si Satanas dayon sa katapusan din ni mauni sunod nga versikulo mani mahitabo verse 20 sa chapter 20 sa Revelation natong buhayan si Satanas then Gog and Magog nga war sa Gog and Magog. Then,
gapuson na dahil si Satanas, human sa bottomless pit, buyan siya, then gapuson for all eternity, itambog siya sa lake of fire. Then, mao dahil ni may tabo. Now, I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more sea. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for his husband. And I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, no more sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for former things have passed away. What's that? New heaven, a new earth. Then I will be their God. Managing on yet away. Siya, everlasting position. Niya, kanarong gawayan ng lahan. Mawala mo din na. Yan yung everlasting position. Kung sanay na ang everlasting possession. Diskutan. Huwag mong tanawon ko, sabi na niya, I will be their God. Nagtanaw ang Diyos nini na katumanan. Manang, sa kanilang daghan, kanbisan mga believers, mga Israelita, nagsigig, ang kunini, pati ang mga Christian, oy, layo na, ang land, magta na yung title na niya, the land, who owns this land? It is not the land, it is the calling, it is the gift, the calling, on the purpose for God. I will be their God. I will be their God. Ang purpose nga nung naakanan ang alan, naakanan yung calling, nakatawag so that God mapakita ni ini nga di God mapakita ni ini a physical world. Manan, magagabi pa ni eh? Sa ngayon, mauna ba kaani nga karong September 15, all nations are represented sa pagpirma nining peace accord, nining historic normalization sa Ismailites o sa kang mga Israelites. Then, nabalan sa God, kabalo, sa nabalan, once may tabo na, dili na may plan, dili na ang peace na gihimo sa Dios. Manang, uuns na lang, sito iya sa lang. Yes, gisaad na niya from Nile River to Euphrates River, pero kanus ang katumanan? Human sa tribulation. Sa dihang ang Israel mutindog na as truly priest to the nations of the world and a holy city for 1,000 years. Ngayong gabi, adlaw, God bless us all.